Sumatin atin po ang biyaya, awa habag po kapala, katotohanan, kapayapaan, pag-ibig mula kay Yahweh. Sa magandang araw po sa bawat isa. Ang ating pumpaksa sa araw na ito ay hinggil doon sa salitang Kristiyano. Ninyo po ba napapansin na lahat ng mga relihiyon, mapwera lamang ang Muslim? Pagka itinanong mo kung ano ang katawagan sa kanila, mabilis nilang sinasabi na sila ay mga Kristiyano. Ano? Kailan ba at saan, kanino itinutuko yung salitang Kristiyano? Kasi ho, yun hong Kristiyano, the term Christian, was used to describe a follower of Christ in terms of the world. Ibig sabihin, taguri ito ng sanlibutan. Yung salitang Kristiyano ay taguri ng sanlibutan, yun ho ay yung opinyon ng sanlibutan. Bakit ho? Kasi hindi naman si Kristo napatawag na Christian su eh. Miski ho yung mga alagad, hindi rin napatawag ng Christian. Ano? Yun ho mga pagano doon sa Antioch, ay tinawag yung mga alagad na Kristiyano doon sa malimit na version ho, na ginawang version. Halimbawa ho doon sa Tagalog, tingnan natin, basahin po natin. At nang siya kanilang masumpungan ay kanyang dinala siya sa Antioquia at nangyari na sa buong isang taon, sila'y nakisama sa iglesia at nagsipagturo sa maraming tao. At ang mga alagad ay pinasimulang tawaging mga Kristiyano sa Antioquia. Hindi naman ho yung mga alagad ang tumawag, kundi yung mga pagano. Ano? Mga pagano ho yung tumawag sa kanila ng Kristiyano. Oo. Kasi si Kristo mismo ay hindi napatawag na Kristiyano. Oh, at maging yung kanyang mga tagasunod o yung mga alagad, yung mga apostol, ay hindi rin napatawag na mga Kristiyano. Ano? Alam niyo po ba yung salitang Christian is an adjective, not a noun. Hindi po yan pangalan. Ano? Tinawag yung mga kapatid para magkaroon ng identity o identify themselves, ay tinawag po silang brethren, disciples, apostles, servants, believers, followers, the faithful, the elect, the called, and saints. At kasama na po dyan yung salitang bond, servants of Christ. Ano? So, dito, maintindihan natin, maliliwanagan natin na si Kristo mismo ay hindi napatawag ng Christians. Ano? Kaya, lahat ng reliyon ay napatatawag at tinatawag nila yung sarili na salitang Kristiyano. Hindi nila alam na yun po pala ang nagtaguri niyan ay yung mga pagano doon sa mga alagad ni Kristo. Ano? At meron pa nga ho dyan eh, pag tinawag kang Christians, maliit na Kristo. Para ho bang pandudusta sa kanila ho yan. Tinatawag yung mga alagad na maliit na Kristo. Ano? The servants of Christ belong to the kingdom of God or belong to the kingdom of Yahweh. Di ba? Dapat, if you do not belong to a certain kingdom, you are labeled or named by that kingdom to be of another kingdom. O halimbawa, people in the continent, kingdom of North America, call those from the continent, kingdom of South America. South Americans, from Asia, Asians, from Africa, Africans, from Europe, Europeans, but South Americans don't call themselves South Americans. Asian don't call themselves Asians. Africans don't call themselves Africans.
And European don't call themselves European. Do North Americans call themselves North Americans? When you introduce yourself to somebody, do you say, "Hi, I am a North American"? No, you don't, because those from the same kingdom know not place labels on themselves or others. If you are a constituent of a kingdom, you do not name one in the same kingdom anything, but you call them according to the relation between the two of you: brother, sister, mother, father, workman, laborer, minister, bishop, deacon. Ano? O, dapat unang maintindihan natin yan. The term Christian was imposed upon the servants of Christ by Christ's enemies living outside the kingdom of God. To label those living in the kingdom of Yahweh, servant of Christ should not call themselves Christians, since this would imply that we are not from the kingdom of God. Ano? So, sabi nga ho dun sa unang Juan 4:5, they are of the world, therefore speak they of the world. So, bibigyan lang natin ito ng mga katulad doon itong nakalagay sa Gawa 11:26. Ito ay the scripture 2009. And having found him, he brought him to Antioch. And it came to be that for an entire year, they came together in the assembly and taught large numbers. And the taught ones were called Messianists, first in Antioch. So, meron ho itong mas tama ho ito na yung mga tagasunod ni Kristo ay tawaging Messianist, sapagkat siya yung Messiah. So kung ikaw ay tagasunod nung Messiah, anong tawag sa'yo? Messianist. Ano? Hindi Christian. Kasi yung Christian, taguri ng mga pagano nung unang siglo kay Kristo at doon sa mga alagad. Hindi sila tinawag. Ano? Ayan. Halimbawa, tatanungin nila, katulad halimbawa, yung 26-28 ng gawa. Diyan natin, ha? 26-28. And Agrippa said to Shaul, "With a little, you might persuade me to become a Messianist." Nakita niyo? Pero sa ibang salin mo yan ay Christians. Ano? So, dapat mas may bigat po ito. Ano? So, kukuha ko tayo ng mga references, ano, para makita ninyo lamang na hindi talagang tinawag silang mga Kristiyano. Ito yung references na sa katunayan na talagang marami ho ang tutol yun sa salitang Christians. Halimbawa, katulad nung Watson's Bible Dictionary, 1832, page 233. Christian, a follower of the religion of Christ. Note carefully that Christ never started the religion, John 7:16. It is probable that the name Christian, like that of Nazarenes and Galileans, was given to the disciple of our Lord in reproach or contempt. Ano ba yung reproach? Yung pandudusta. Ayan. What confirms this opinion is that the people of Antioch in Syria, Acts 11:26, where they were first called Christians, observed by Susimos, Procopius, and Sunaras, to have been remarkable for their scurrilous jesting. Ayan. Some have ended thought that his name was given by the disciples to themselves, other that it was imposed on them by divine authority. In either of which cases, we should have met with it in the subsequent history of the Acts and
in the apostolic epistles, all of which were written some years after. Whereas, it is found but in two more places in the New Testament, Acts 26:28, where a Jew is the speaker, and in 1 Peter 4:16, where reference appears to be made to the name was imposed on them by their enemies. Ayon. The word used, Acts 11:26, signifies simply to be called or named, and when that reads, and a few others take to imply a divine appointment, they disregarded the usus liquende, established acceptation of the term, which gives no support to the opinion. The word takitos, when speaking of the Christians persecuted by Nero, are remarkable. Bulgos, Christianos apilabat. The Bulgar called them Christians. Epiphanius says that they were called Jesseans, either from Jesse, the father of David, or, which is much more probable, from the name of Jesus, whose disciples they were. They were denominated Christians, AD 42 or 43. And though the name was first given reproachfully, pandudusta, they glorified in it as expressing their adherence to Christ, and they soon generally accepted it. Richard Watson, Watson's Bible Dictionary. Nakita nyo yan. Isa pa. Christianos. Christians, a word formally not after the Greek, but by after the Roman manner, denoting attachment to the adherence to Christ, only occurs as used by others of them, not by Christian of themselves. Takitos, AD 96, says Annal 15:44, the Bulgar called them Christians. The author of origin of this denomination, Christos, had in the reign of Tiberius been executed by the procurator Pontius Pilate. Ethelbert William Bullinger, A Critical Lexicon and Concordance of the English and Greek New Testament, 19:8, page 152. This name Christians occurs but three times in the New Testament, and is never used by Christians of themselves, only as spoken by or coming from those without the church. The general names by which the early Christians called themselves were brethren, disciples, believers, and saints. The presumption is that the name Christian was originated by the heathen. Thomas W. Duane, Bible Myths, 1882, page 567, note 3. The name Christian, given by the Greeks of or Roman, probably a in reproach to the followers of Jesus. It was first used in at Antioch, Stone Bible Dictionary. Egypt, which you commanded to me, my dearest Servianos, I have found to be wholly fickle and inconsistent, and continually wafted about every breath of fame. The worshippers of Serapis here are called Christians, and those who are devoted to the god Serapis, I find, called himself Bishop of Christ, the Emperor Adrian to Servanos, written AD 134. Nakita niyo ba yun? Tinawag na yung mga Kristiyano, yun hong devoted to, yung isang Diyos-Diyosa na Serapis. Ha? If you go to Sodiatis Word Studies, he tells you that when they were called Christian at Antioch, using the word kremateso, it was a divine warning. In other words, be forewarned, avoid this word and the use of it. And that's what the apostle did. You will never read any of these New Testament writers using the term Christian to describe themselves. So, maliwanag po yan, ha? So, maliwanag po na yung Christian ay isang uri ng pang-iinsulto. Kaya kung ikaw ay talagang naandun sa kanyang kaharian, hindi ka dapat patawag na Kristiyano. Mada pa ay dapat natawagin kang Messianist. At ito ay isang uri ng pangalan or noun. Hindi po ito adjective. Ano? Kaya, katulad niya sa 1 Pedro 4:16. But if one suffers being Messianist,
let him not be ashamed, but let him esteem Elohim in this matter. Sana ho ay maintindihan ninyo, maunawaan itong ating pinag-aralan sa araw na ito. Ang mga alagad ba ay tinawag ng mga Kristiyano? Si Kristo ba ay napatawag na Kristiyano? Hindi po, sapagkat yan ay isang uri ng pang-insulto na ginawa ng mga pagano noong unang siglo doon sa mga alagad ni Kristo. Tatanda nyo, pagka ikaw ay tinawag na Kristiyano, isang uri ho yan ng pang-insulto, reproach. Ano? Kaya ho, huwag na huwag ninyong gagamitin yung salitang Kristiyano. Ang gumagamit lamang yan ay mga pagano, ano, isang uri ng pang-insulto doon sa pinagkapitan niyang adjective na Christians. Ano? Muli po, sumatin po ang biyaya, awa, habag, pagkupala, katotohanan, kapayapaan, pag-ibig mula kay Yahweh. Isang magandang araw po sa bawat isa.